ako naman to si Mama Karen ng Cebu. Nandito tayo ngayon sa taas dahil ituturo namin sa inyo ni Kuya Ramel kung paano maglagay ng tiles, kung ano ang mga materyales sa paglagay ng tiles. So, may matutunan po kayo sa video na ito. Napaka-helpful po sa atin. Yung hindi pa po nakakaalam sa paglagay ng tiles, malaking tulong po para sa inyo, pwede rin po kayo mismo maglagay. So, huwag no po natin patatagalin at may matutunan po kayo dito, guys. So, keep on watching! Kuya, paano nga ba maglagay ng tiles? Maglagay ng tiles, kailangan siguraduhin matibay. Matibay, una matibay. Lagyan po natin ang basic na may cemento. Ang pinaka-alaring ng tiles para umapit at hindi makampaw. Yes! Yeah. Fix po yan. Lagyan ng adhesive at glue. Para makampaw ang inyong tiles. Para umapit. Yan. So, ayan guys, kailangan ng semento at saka adhesive pag haluin lang. Saka ilagay sa likod ng tiles. Ayan, gagay ng ginagawa ni Kuya Ramel. Para matibay. Para matibay. Dry pack daw to, halong semento at buhangin. So, pag natuyo na, pwede na pong ilagay dito. Ayan. Na po. Ito na po, ilalagay na po ni Kuya Ramel. Ang pinakamagaling na karpintero. Kailangan. Pantay na pantay. Pantay na pantay. Walang tae-tae. Kailangan di magtai-tai daw po para perfect ang gawa. Ayan. Kailangan meron kang little bar. Meron kang little bar. Ayan. Tingnan niyo po yung paano ginawa. Pwede rin po kayong maggawa sa sarili nyo. Kayo lang po pag kayo nyo magbayad ng ano, magagawa. So, ayan. Tinuro na namin isa-isa. Kailangan pantay na pantay. Si Kuya Ramel talaga magaling talaga sa mag-tiles. Walang tai-tai na lumabas. Yung mga grout na gusto. Kala mo yung tiles buo. Yan pala ang sekreto niya. Ang harap daw ng cemento, buhangin. Kailangan ganyan lang. Medyo dry. Dry siya. Paglatag ng tiles ninyo, hindi siya makalakat yan, dapat nalakat yan. Yun, another tips from Kuya Ramel, huwag maglalo na malabnaw na cemento. Dapat dry para hindi magalaw yung ating tile. Matagal matuyo. Matagal matuyo. Para makasya mo, walang lalabas ng tubig-tubig. Para walang lalabas na tubig-tubig. O diba, marami kayong natutunan. Pagtitigas na kinabukasan. Bigyan ko kayo ng ideas kung magkano, kung ilang tiles ang magagastos nyo, ilang tiles ang magagamit. Sizes 179 feet. Square feet. So, bali ito, kinumpute kahapon sa nagtitinda ng tiles. Kasama na po yung hagdanan. Puwapat ako ng 78 peraso, ang size 60 by 60. Ayun. So, may 6 na piraso rin pong 60 by 60, kulay white.
So ganyan lang po kaliit ang aming kwarto. Pero 78 Bisaya ba? 78 tiles po ang magagastos. 60 by 60 po ang size. So bali dito pang ating balcony. Ayan. So kasama po dito yung 78 na tiles. Dito. So ganyan lang po kalaki ang aming balcony. Isa lang po, ganyan lang po kalaki pahaba. So bali 78 pirasong tiles, 60 by 60. Kasama na po ang hagdanan. Ayan, ideas po yan. Tapos bali ito po yung hagdanan na paglagyan din ng tiles. Isahin po natin ano pong kailangan sa pagta-tiles. Una, adhesive. Pangalawa, semento. Pangatlo, grout. Pang-apat, buhangin. And of course, ating tiles. Yun, diba? So, depende po sa dami ng, sa laki ng papagawang bahay. Kaya, nasa inyo rin po kung ilang tiles ang magagamit, kung ipasuka to sa karpintero, ilang semento, ilang grout, at ilang adhesive. Ayun. So guys, sa mga nagtatanong kung magkano ang tiles, may vlog na po ako doon kung magkano. Basta ang nagastos ko po sa aking tiles, 60 by 60 ay 145. Ang semento, 220. Ang adhesive, 220 rin po. At grout, 130. At ang ating buhangin ay depende po sa kung ilan ang ipa-deliver nyo sa akin. Umasok po ako ng 700. So guys, isubscribe nyo na si Mama. Marami pa kayong matutunan ng mga materyales at mga kailangan sa paggawa ng bahay. At mga presyo kung magkano yung mga ideas na ibibigay ko sa inyo. So hindi pa po tapos ang aming bahay. So I hope mag-subscribe kayo at nag-enjoy kayo sa aking video. So, hanggang dito na lang guys. Update ko na lang kayo kung matapos ng aming kwarto sa pag-tile. So I hope may natutunan kayo sa aking video guys. So thank you for watching. Bye!